guys, welcome back again for another stylish video. And ang topic natin for today is 4 steps para maging healthy ka. Okay, ito isa sa mga basic steps lang na pwede mong gawin para maging healthy. Kasi hindi na, sa when it comes to being a man, hindi lang naman style ang tinitignan dyan. Pati yung health mo, isa din sa malaking factor, okay? Mahirap naman yung ang ganda ka ng style mo, pero may sakit ka naman, okay? So, itong mga tip na to, napakadali lang siya. Pwede mo agad siyang itry kinabukasan and makikita mo yung magandang effect nito within 1 to 2 weeks. So, before tayo mag-start, guys, favor lang, sa baba ng video na to is may subscribe button. Click mo yan and then sa gilid niya may ring bell na maliit. Click mo lang din yun para sa susunod na mga video is updated ka na. Number 1 na pwede mong gawin is simple lang to, follow a morning routine, okay? Isa sa mga unhealthy people is kapag gising nila, nagmumuni-muni pa sila or wala pa silang alam na gagawin. So ikaw, dahil nanonood ka ng channel to, alam mo yung matamang gawin, okay? Isa sa mga tip ko dyan, personally ako, pag ginagawa ko pagkagising is una, prayer, syempre, thank you kay Lord, magte-thank you, and then meditate. And meditation is isa yan sa pinaka-importante. Bakit? It sets your mind, okay, pati yung mood mo na maging relaxed throughout the whole day. Kasi di ba yung iba pagkagising stress agad eh. So sa meditation, nagiging relax yung mind mo. So pag relax yung mind mo, mas nakakapag-isip ka ng tama. At kapag nakakapag-isip ka ng tama, mas nagiging productive ka and mas marami ka nakukuwang result throughout the day. Okay, so ito, iba-iba tayo when it comes to our work or sa business na ginagawa mo, magkakaiba tayo ng style. So, gumawa ka ng sarili mo sa'yo na suit sa'yo, na fit para sa'yo, and gawin mo siya consistently. Hindi lang yan one day or two days or one week. Forever mo yan gagawin dahil routine yan na kailangan mo sundan every single day. Number 2 na pwede mong gawin para maging healthy ka is tignan mo kung ano yung huli mong kinakain sa gabi. Okay, dahil malaking factor yan kung ano yung huli mong kinakain sa gabi. Bakit? Lalo pag kumain ka ng acidic, mga chocolates or fried mga noodles, mapapansin mo yung body mo yung stress na pagkagising mo sa umaga, kahit na haba ng tulog mo, mas nang lalata ka pa rin. Okay, so ang mas maganda na tip dito is, kung natutulog ka ng 12, let's say 12 ka natutulog, siguro mga 10 or 11 huwag ka nakakain para yung body mo clear. Okay, so ang maganda yan, pagkagising mo na kinaumagaan, mas clear din yung mind mo. Okay, mas hindi ka stress, hindi ka nang lalata. Okay, or isa pa sa magandang gawin mo bago matulog is uminom ka ng tubig na may kalamansi. The best yan, kumbaga para pagising mo, parang ang haba ng tulog mo, kahit mga siguro 5 hours ka lang natulog. So, pwede mo i-try yan and check mo yung result and then balita mo ako. Number 3 na isa sa pwede mong gawin para maging healthy ka is pagkagising mo, fruits agad ang kainin mo. Okay? Huwag kang kakain ng kanin or anything na luto. Mas maganda fruits lang. Okay? Kasi yung body mo, pagkagising mo yan, talagang open na open yan. So, ibig sabihin kung ano yung papasok mo dyan, mas ma-absorb niya lahat. Okay? So, ang maganda kung ganun ang mangyayari, ilagay mo na yung tamang pagkain. So, fruits na yung ilagay mo, unlike sa kakain ka agad ng rice, or inom pa ng coffee, or ng milk, yung mga yan kasi acidic yan. So, iiwasan mo. Okay, maganda na fruits ka. Sa umaga lang naman to. Kung hindi ka mahilig sa fruits, kahit isa lang, paunti-unti like apple or orange. Mas maganda kung medyo juicy, mas okay. Number 4 na pwede mong gawin para maging healthy ka is bawasan mo yung meat consumption mo, okay? Tandaan mo, ang meat, napaka-acidic niya, okay? Basta anything na acidic, unhealthy, okay? Ito naman is, pwede mong bawasan, ano lang, hindi naman yung tatanggalin mo agad, okay? So, kung ngayon, kung tanghalian mo is, kung nagkarne ka na, siguro sa dinner mo, yung buong serve, bawasan mo ng kalahati, palit mo gulay, okay? So, bakit kasi, alam mo ba, ang meat sobrang tagal niyan ma-process sa katawan mo. So pag matagal na napaprocess sa katawan mo, mas dumudumi yung tiyan mo. Okay, diyan nagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. Okay, so mostly ng mga sakit na nakukuha sa meat talaga eh. Okay? So kung gusto mo maging healthy, bawasan mo yung meat. Okay, kung maganda, tanggalin mo na. Kasi ako personally vegetarian ako. Okay?
So, hindi ko naman sinasabi, guys, na ito, tatanggalin mo agad. Paunti-unti lang, gradual lang. So, that's it for our video for today. I hope may natutunan ka sa simpleng tip na to. Kung meron, give us a like. Okay, kung may gusto kang natutunan, may favorite part ka, comment mo. And kung may gusto ko pang matutunan, comment mo lang din and sasagutin natin yan sa next video. And that's it for our video for today. And see you next time. Bye!